si Ate G para sa Puno ng Buhay. Ang kagubatan o forest ay isang area o lugar na hitik sa mga puno. Depende sa land area ng isang bansa, ang laki ng isang kagubatan ay magkakaiba din. Sa kabuuan, 30% ng buong mundo ay binubuo ng kagubatan. Maliit na bahagi na lamang ito dahil may panahon na halos kalahati ng buong mundo ay binubuo ng hitik na kagubatan. Hindi lamang mga puno ang matatagpuan sa kagubatan. Nagsisilbi din itong tirahan o habitat ng iba't ibang organisms. Bukod dito, sa mga kagubatan din nagaganap ang mahahalagang proseso gaya ng energy flow at nutrient cycle na mahalaga upang maging balanse ang ating ecosystem. Kaya isipin nyo na lang kung wala tayong mga kagubatan. Isipin nyo na lang kung tuluyan ang maubos ang mga puno sa mundo. Dito sa programang Puno ng Buhay, sabay-sabay tayong mag-aaral at matututo kasama ang ating mga learners ng mga paraan kung paano pangalagaan ang mga ito. Tara! Sa tulong ng Puno ng Buhay, mapagyayaman natin ang kaalaman ng bawat isa tungkol sa kahalagahan ng ating kalikasan. Pero hindi lang siyempre sa kaalaman nagtatapos ang lahat. Gagamitin din nating instrumento ang programang ito upang itaas ang kamalayan ng mamamayan, bata man o matanda, tungkol sa tungkulin nating pangalagaan at mahalin ang inang kalikasan. Tayong mga teachers ay may kakayahang ibahagi sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng agham upang sila ay matuto kung paanong sa maliit nating pamamaraan maililigtas natin ang ating kapaligiran sa tuluyan nitong pagkasira at pagkawala. Teachers, ang mga episode ng Puno ng Buhay ay para sa mga mag-aaral ng Integrated Science at Biology. Ito din ay maaaring gamitin ng mga learners ng Alternative Learning System o ALS, particular sa critical thinking and problem solving at sustainable use of resources or productivity. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Ito yung lagi naming bonding activity kung saan ipinapasa niya si younger generation ang musika ng henerasyon nila. Pero hindi lang yon, ito din ang paraan ng tatay ko ng pagtuturo sa akin ng isang mahalagang aral, ang pagmamahal sa kalikasan. Kaya mga teachers, maaari nyo rin gawing motivation activity ang pagkanta. Sa unang dinig, parang napakalaking responsibilidad ang pagmamahal sa kalikasan, lalo na para sa karamihan ng mga manonood natin na nasa high school. Pero wala sa edad yon. Kahit mga mas bata o mas matandang mag-aaral ay maraming magagawa para ipakita ang pagmamahal sa kapaligiran. Nung high school nga ako, mahilig akong sumali sa tree planting activities ng eskwelahan namin. Simpleng bagay man, malaki ang maitutulong. The word ecology is derived from the Greek word oikos, which means... Yes, Yong? Ma'am, house! Very good. And logos, which means... Yes, Abigail? Ma'am, reason! Very good. Oikos is the root of the word economy, which refers to... Yes, Ian? Ma'am, economy refers to the careful management of resources. Very good! Ecology includes the study of plant and animal populations, plant and animal communities, and ecosystems. Sana si Sir Alex na lang ang susunod na teacher. An ecosystem is a network of interactions among living organisms and between these organisms and their local environment. Hey! Ang boring, no? Oh! Teachers, let's remedy that, shall we? Yay! Yee-hee-hee! Ang totoong edukasyon ay hindi lang multiple choice, fill in the blank, matching type, or essay. Para sa ganap na pagkatuto, kailangan nating lumabas sa limitasyon ng lesson plan o textbooks. Dito sa Puno ng Buhay, hindi lang ang iba't ibang uri ng puno at hayop ang matututunan natin dito, kundi iba pang mahahalagang aral din.
I belong to a community. Class, pakiulit nga. I belong to a community. Tama! Bahagi tayo ng mas malaki pang classroom. At ang classroom na iyon ay ang mundo mismo na ating ginagalawan. I am responsible. Pakibasa nga, class. I am responsible. Tama! I am responsible. We are responsible. Responsible for what? Mga teachers, ito ay ilan lamang sa mga values na maaari nating ibahagi sa ating mga mag-aaral. Tayo ay responsable sa pangangalaga sa ating kapaligiran. Halimbawa na lamang, ang mangroves o ang tinatawag na bakawan. Ang malusog na bakawan ay nakakapag-supply ng mga isda at iba pang pagkaing dagat, kahoy at iba pang kapaki-pakinabang na produkto. Ilan dito ang malinis na tubig, gamot, pulot-pukyutan, alkohol at iba pa. Ngunit kung hindi iingatan at aalagaan ang mga bakawan, parang tao din itong magkakasakit at manghihina. Magre-resulta ito sa acid soil, poor water quality at iba pang water diseases. Malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa dahil mababawasan ang mga produktong pwede nating pagkakitaan. Alam niyo ba, mga teachers, na ang Puno ng Buhay ay may 4 episodes? Tama yan! Sa 4 episodes, marami tayong mga lugar na pupuntahan, adventures na mararanasan, at syempre mga aral na matututunan. Mga teachers, ito ang nilalaman ng unang episode. Ito ay patungkol sa ecology at sa iba't ibang forest formations sa Pilipinas. Mahigit sa 25% ng kabuuang land area ng mundo ay binubuo ng mga kagubatan. Kung susumahin, ito ay humigit kumulang 3.3 bilyong ektarya. Ang lawak mo na! Ang ganda ng mga ibon, no? Kahit anong lugar, kung saan may parehong species na nabubuhay ng matiwasay at ng sama-sama, kagaya nito ay matatawag na community. Woo! Itong maliit na school of fish na nakikita natin ngayon ay tinatawag na population. Ang isang population ay naninirahan sa tinatawag na habitat. Lahat ng organisms na matatagpuan dito ay may kinalaman sa isa't isa. Kumbaga, may interaction sila. Panoorin nyo, nakakatuwa sila. Mga teachers, maaari nyong ihalintulad ang ecosystem sa larong patintero. Ipakita nyo sa mga mag-aaral kung paano ang isang manlalaro ay kailangan bantayan ang kanyang teritoryo. Kapag umalis siya, makakapasok ang kalaban. Parang ganun din sa pag-aaral ng ecology. Dito, masasalubong natin ang katagang ecological niche. Ito ang tawag sa papel na ginagampanan ng isang organism sa populasyon o ecosystem na kanyang kinabibilangan. Ang papel na ito ay base sa kalakasan o strength ng organism na iyon. Ang biosphere naman ay maaaring ihalin tulad sa larong basketball. Sa basketball, ang pinakamatangkad na player ang laging center. Sa biosphere naman, ang mga malalakas o powerful organisms ang karaniwang naaatasan kumuha ng pagkain. May ibang hayop naman na ang papel ay protektahan ang kanilang habitat mula sa predators. Para ding patintero, di ba? So stick to your niche and do your job well. Mga teachers, ito naman ang nilalaman ng ating ikalawang episode na tungkol sa mangroves at ang functions ng ecosystem. Maraming pakinabang ang makukuha sa bakawan. Ilan dito ang kahoy na pwedeng gawing panggatong o panggawa ng furniture. Nagiging tahanan din ito ng mga isda na nagsisilbing pagkain naman ng mga tao at maaari ding ibenta para sa dagdag na kita. May ibang yamang tubig din ang makukuha dito, gaya ng hipon at alimango. Sarap! Bukod pa sa mga produktong ito na nakukuha sa mga bakawan, nagsisilbi din itong pananggalang sa malalakas na alon at erosion. Alam niyo din ba na isa sa paboritong tambayan ng mga ibon ang mga bakawan? Magandang tanawin ito kapag grupo-grupo ang mga ibon na lumilipad at dumadapo sa mga bakawan. At dahil sa bilang at pagkakaiba-iba ng uri ng mga bakawan,
nagiging focus din ito ng pag-aaral ng ilang scientists. Mga teachers, may mga bagay ako dito na maaari nating ihalin tulad sa mangroves. Unahin natin itong angkor, malalakas ang mga ugat ng bakawan. Dahil dito, niyayakap niya at pinapanatili sa isang lugar ang lupang kinatatamnan niya, na iiwasan ang soil erosion. Ito naman ay isang bakod or fence o kaya buffer. Kapag nakatayo ng tabi-tabi ang mga bakawan, para silang mga sundalo. Mga sundalong pumoprotekta laban sa malakas na hangin at alon. Ang mga dahon at sanga nila ang mga sandatang humaharang sa mga bagyo upang maging ligtas ang habitat sa tubig. Ang mangroves ay para ding salaan o strainer. Ang mga mangroves ay para ding sponge. Kapag may bagyo, sinisip-sip nito ang tubig ulan. Kapag wala na ang bagyo, unti-unting pakakawala ng bakawan ang tubig na galing dito. Dahil sa kakayahang ito ng mangroves, naiiwasan ang flash floods o bigla ang pagbaha na maaaring makasira sa coral reefs at seagrasses. Fruit basket! Kinukuha ng mangroves ang carbon dioxide na ito at nagiging pagkain ng mga isda at ng ibang mollusks. Ang fishbowl ay pwedeng tahanan o shelter ng mga isda. Parang ganun din ang ginagawa ng mga bakawan sa maliliit na hayop. Nagsisilbi itong shelter or nursery. Dahil sa photosynthesis, ang dahon at sanga ng mangroves ay nagpo-produce ng oxygen. Ito ang naglilinis ng hangin. Ang mga bakawan ay parang lababo na nagsasala ng carbon at sulfur na nagiging sanhi ng air pollution. Marami tayong pakinabang sa mangroves, pero ang nakakalungkot, patuloy na nababawasan ang bilang nila sa paglipas ng panahon. Pero kung sisimulan natin ngayon ang pag-aaral sa ganitong sitwasyon, maisasalba pa natin ang mga bakawan at sa proseso ay maililigtas din ang ating mga kagubatan. Mga teachers, sa ikatlong episode, ituturo sa atin ang climate change at ang sanhi at epekto nito sa ating kapaligiran. Sabay-sabay natin itong alamin. Dahil sa ilang gawain ng mga tao, gaya ng kaingin farming, inilalabas sa ating atmosphere ang carbon dioxide at iba pang greenhouse gases. Kapag nasa atmosphere na natin ang gases na ito, kinukuha nito ang init na nanggagaling sa Earth's surface. Kaya umiinit ng sobra. Yan pa lang ang sanhi ng global warming. Mas grabe ang mga epekto nito. Nitong mga nakaraang taon ay matinding dagok ang naranasan ng bansa dahil sa mga kalamidad. Lumubog tayo hindi lang sa tubig baha, pati na rin sa mga suliranin na dulot nito. Mga teachers, maaaring ipaunawa sa mga mag-aaral na kapag may ganitong kalamidad, ang pondo ng pamahalaan ay napupunta sa pag-aayos ng mga nasirang infrastruktura at pagtulong sa mga taong nasalanta. Nakalulungkot na kaunting bahagi lamang ng budget na ito ang inilalaan sa pagpapanumbalik ng nawasak na ecosystem. Kaya ang mas nakakatakot, kapag nagpatuloy ang ganitong mga kalamidad, malaking dagok din sa likas na yaman ng bansa. Malaki ang epekto ng global warming sa ating personal na buhay, sa agriculture sector at ekonomiya. Kaya kung gusto nating may matira sa atin sa hinaharap, kailangan kumilos na tayo ngayon. Hindi lang tuwing Abril dapat ipinagdiriwang ang Earth Day. Dapat araw-araw. Walang pinipiling buwan o araw ang pagmamahal sa ating inang kalikasan. Huwag nating hintayin maging huli ang lahat. Happy Earth Day to you! Mga teachers, sa ating ika-apat at huling episode ay ipapakita ang kahalagahan ng keystone species at ang iba't ibang environmental principles. Ang keystone ay isang hugis wedge na bato na matatagpuan sa tuktok ng isang arko ng isang gusali. Ang batong ito ang huling inilalagay bago matapos ang construction ng isang building. Ito ang nagiging tukod ng buong arko, dahilan para hindi ito gumuho. Kaya kapag nawala ito, hindi makakayanan ng arko ang bigat. Bibigay ito. Mga teachers, maaaring ihambing ang prinsipyo ng keystone species sa ating ecosystem. Ang isang ecosystem ay binubuo ng iba't ibang populasyon na binubuo naman ng iba't ibang species ng organisms. Ito ang building blocks ng isang ecosystem.
Ang keystone species ang species kung saan nakadepende ang biological necessities ng ibang organisms sa ecosystems. Ang biological necessities na ito ay ang pagkain, tirahan at iba pa. Ang keystone species ay mahalaga dahil ang pagkawala nila ay mangangahulugan ng pagguho ng buong ecosystem. Para ipaliwanag ang balance of nature, maaaring gamitin ang halimbawa ng starfish. Ito ay isang uri ng sea creature na kumakain ng mapapanganib na hayop sa dagat gaya ng sea urchins at mussels. Dahil sa ganitong papel na ginagampanan ng starfish sa ecosystem, matiwasay na nabubuhay ang organisms sa coral reef. Kaya isipin nyo na lang kung ano mangyayari kung mawawala ang starfish sa dagat. Dadagsa ang populasyon ng sea urchins at mussels. Dahil predators sila, mapipilitang umalis ang ibang organisms o mas malala, mamamatay na sila dun. Kapag nangyari yun, sira na ang balance. O ngayon mga teachers, paano nyo malalaman kung naiintindihan ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng keystone species? Maaari nyo silang pag-isipin ng mga kahalintulad na halimbawa. Mga teachers, kwento ko sa inyo yun dahil marupok ang ating inang kalikasan. Fragile, kumbaga. Ano bang ginagawa kapag ang isang bagay ay fragile? Iniingatan. Yung kwentuhan natin kanina at pagsasalarawan kung paanong ang kaunting pagkakamali sa pagtrato sa kalikasan ay may malaking epekto, hindi lang sa mga nakatira dito, kundi sa atin mismong mga tao. Pero syempre, hindi naman papayag si Ate Ginon, di ba? May solusyon naman ang lahat ng bagay, kaya pag-uusapan naman natin ngayon ang environmental principles. I love Mother Nature! Do you? Yay! Narito ang iba't ibang paraan kung paano maipapakita kay Mother Nature na mahal natin siya. Ang tawag dito ay environmental principles. Kailangan nating kilalanin ang kalikasan at respetuhin ang kanyang mga batas. Ibig sabihin, hindi natin dapat hinahadlangan o pinipigilan ang mga natural nitong proseso. Sa ganitong paraan lamang tayo patuloy natatanggap ng mga biyayang galing sa kanya. Gaano man kayaman ang isang tao, wala din itong silbi kung hindi malusog ang pangangatawan. Ayon nga sa kasabihan, health is wealth. Ang kalikasan ang dahilan ng ating ikinabubuhay, kaya kung ito'y mawawala, kasama tayo. Bigyang halaga natin ang kalikasan gaya ng pagbibigay halaga natin sa sarili nating kalusugan. Kapag pinag-uusapan ang ecosystem, may relasyon at interaksyon ang lahat ng biotic at abiotic components. Ito ang dahilan kung bakit nagtatagal at nananatiling buhay ang isang ecosystem. Kapag may elementong sumira sa relasyong ito, mawawala ang balanse na ikawawasak ng ecosystem. Ang kapaligiran ay patuloy na nagbabago. Kasabay nito ang pagbabago ng mga hayop at halaman. Maging ang teknolohiya ay nagiging makabago din. Ito ay sinasabing tanda ng pag-unlad. Ngunit ang nakakalungkot, ang pagbabagong ito sa teknolohiya ay nakakaapekto sa natural na pagbabago ng mga organismo, na kadalasan ay sa hindi magandang paraan. Imbis na makatulong ay nagiging ugat pa ng problema. Maaaring ipaintindi sa mga mag-aaral na kapag nagtapon ka ng balat ng candy sa kalsada, maaaring mawala ito sa paningin mo, pero patuloy itong magpapakalat-kalat. Hanggang mapunta sa tambakan kasama ng ibang basura. Ang mga usok na galing sa mga sasakyan at pabrika, kapag ibinuga ito, ilang minuto lang ay hindi na natin nakikita. Pero hindi ibig sabihin ay naglaho na sila. Nandyan lang din sila pakalat-kalat bilang bahagi ng hangin na nilalanghap natin. Ang yaman ng mundo ay nahahati sa dalawang uri, ang renewable o napapalitan at ang non-renewable o hindi napapalitan. Pero napapalitan man o hindi napapalitan, ang mga yamang ito ay maaaring maubos. Kung tayo'y mga sanggol. Napakaganda ng kalikasan. Alam na alam at kitang-kita natin yan. Ang pagmamahal at pag-aaruga sa kanya ay kailangang magsimula sa ating mga sarili. Ang totoong pagbabago ay mangyayari lamang kung bibigay natin sa ating kapaligiran ang ating atensyon, oras at respeto. Bahagi tayo ng populasyon, bahagi tayo ng ecosystem, bahagi tayo ng lipunan. Gawin natin ang papel natin. Tayo ay bunga ng mundo, anak nitong sanlibutan. Tayo ay... Maraming salamat at ako si Ate G, ang inyong kaugnay dito sa Puno ng Buhay!